Magandang buhay mga kasimbahay. Bagong araw na naman upang tayo magnilay. Samahan ninyo ako ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay, lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na nagpakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisina si Jesus at hindi muna sinabi ng alagad kaninuman ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan. Totoong isang propeta si Jesus, kaya nararapat lang siyang pakinggan ng Mahudyo. Pero hindi lang ito ang dahilan kung bakit siya dapat pakinggan. Malinaw na sinabi ng tinig ng Diyos na si Jesus ang kanyang anak. At kung ganon, higit pa siya sa isang propeta. Ang sabi sa sulat sa mga Hebreo, "Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa tulong ng mga propeta, sa bahabahagi at sari-saring paraan. Ngunit ngayon, sa mga huling araw ay nagsalita siya sa atin sa anak na ginawa niyang tagapagmana ng lahat ng bagay. Yamang ipinatadhana niya sa kanya ang ayos ng kasaysayan." Pakikinggan natin siya dahil hindi lang siya magtuturo tungkol sa batas, kundi ipakikilala at ipakikita niya sa atin kung sino talaga ang Diyos at ang mismong mukha ng Diyos sa katauhan niya. Nakita ni na Pedro, Juan at Santiago ang kaluwalhatian ng Diyos sa maluwalhating pagbabagong anyo ni Jesus. Sa bandang huli, titiyakin ni Jesus sa mga alagad, "Sa pagkakita sa akin ni numan, ang Ama ang nakikita niya." Sa makatuwid, sa pakikinig natin kay Jesus, ang Ama ang ating pinakikinggan. Pagsasagawa. Sa papaanong paraan mo pinakikinggan si Jesus na Panginoon? Ano sa palagay mo ang mga pagbabagong anyo na kailangan mo?